Hello mga bossing, welcome back to my channel. Welcome back to my channel. Kayo po ba mga bossing ko kasalukuyan ay nakakaranas ng kabiguan tungkol sa buhay pag-ibig? Ayan, naiba-iba naman po tayo. Kasi marami po ako mga bossing na talaga namang umaatungal ng iyak dahil nga po sa problema nila sa kanilang buhay pag-ibig. Meron dito, ginawa na doon lahat, binigay na lahat, nagsumika, pero nauwi pa rin ito sa babay. Meron namang iba na talaga namang ang dami po nila mga pinagdadaan ng pagsubok, na paarami po ng mga may problema tungkol sa kasalukuyan sa buhay pag-ibig. Pero madalas din, ang mga problema dito, pinag-aawayan ay pera, kawalan ng pera. Dahil nga po parehas na pe-pressure. Nako mga bossing, pinagdaanan ko rin po yan dati. Na talaga namang lagi may itang ulo ko, lagi inaaway ang mister ko. Nako, parang lagi ko sinisisi dahil sa wala nga pong pera. Pero dahil nga po sa, nag-concentrate nga tungkol sa usapin ng pera, aba, ito na nga po tagumpay naman po tayo dyan. At ganoon din po sa buhay pag-ibig mga bossing. Ako po yung may tuturo sa inyo. Napakarami po natin mga iba't ibang mga pamamaraan. Nasa inyo lamang po to, basta kailangan may lubos kang paniniwala. Kung kayo po may alinlangan, kayo mismo nagagawa nito. May alinlangan, walang dating sa inyo ang aking pong video, ay huwag niyo po itong gagawin. Pero kung kayo walang alinlangan, naniniwala kayo sa ganito, wala namang masama, dahil simple lamang po ang aking ituturo sa inyo at proven po ito, basta mula sa puso po ang pagwi-wish. Kaya kung kayo po naniniwala sa mga ganitong mga pamamaraan, ang video ito ay para po sa inyo. Marami po tayo mga bossing ko na mga iba't ibang mga pamamaraan, maging sa usapin ng pera at ganoon din sa buhay pag-ibig. Ganito po inyo pong gagawin. Kailangan po ninyo gagawin nyo ito na talagang kayo ay naniniwala. Kasi kung may alilangan ka, ay nako mga bossing, tigilan nyo na po yan. At maaaring hindi rin po yan tatalab. O siya, ang kailangan po natin mga bossing kong materialis natin ay kulay pula na kandila. At ang susulat nyo po dito, ang ipansusulat nyo ay matilos na bagay. Halimbawa, ipako. Pero wag na wag mapuputol ang kandila mga bossing ha. Wag na wag mapuputol. Ngayon po mga bossing, ang isulat nyo po dyan, pangalan po ng inyong karelasyon, tunay na pangalan at ipilido. Wag na po yung birthday, yung tunay na pangalan at ipilido lamang. Tapos sabihin nyo po dito, mamahalin mo ko ng sobra. Tapos pangalan ninyo, tunay na pangalan at ipilido rin po. Pagtapos dyan sa kandila po yan, kahit hindi masyado maintindihan, basta importante kayo po ang nagsulat. At pagkatapos po nito mga bossing, kailangan po natin ng isang botelya. Sa botelyang ito, ilalagyan nyo ito ng honey. Mga konti lang naman. Pero kailangan lumubog yung mismong papel natin. Ito po, kailangan din nyo po mga bossing ko ng papel. Isulat nyo po dito ang tunay na pangalan at ipilido ng inyong karelasyon. Tapos, i-wish nyo po yung, hindi ko lalang kung pwedeng sabihin dito, masasabi ko na lamang yung mula sa inyong pong puso, kung ano yung gusto nyo na maganap sa inyong dalawa. I-wish nyo po dito, halimbawa, bumalik ka na, halimbawa, iniwan kayo ng inyong asawa, tapos, or kaya ng inyong karelasyon. Pero, para sa akin, gawin nyo na lang ito kapag po, kasal na kayo. Yung para, halimbawa, may pamilya kayo, may mga anak. Pero sa mga magjowa-jowa muna, huwag muna. Kasi hindi natin masabi kung baka magkahiwalay pa po kayo. Kasi po, iba po kasi pag may kasal na, tapos may anak, kumbaga, nandun yung tipong sagrado. At parang may maapektuhan kapag kayo nagkahiwalay. Kaya, kumbaga, isulat nyo po dito. Meron akong bossing, di ko lang pwede sabihin. Ito po yung nasa ibang bansa. Parang nasa tatlo po sila. Iba-ibang istorya ko ng buhay. Para parehas po silang iniiwan ng kanilang karelasyon. At kasalan ko yung umaatungal. Malamang, sa ngayon, umaatungal po ito. At hindi na ito makatulog. Dahil parang mga ilang linggo na rin sila na nagkahiwalay at hindi na bumabalik po ito. Tapos yung isa naman, 2 months na. Yung iba naman, may 5 months na. Depende sa sitwasyon. Ngayon po mga bossing, masasabi ko lang, kung dumadaan ka ngayon sa mga pagsubok, huwag kayong magpabaya sa inyong sarili. Mahalin nyo po muna inyong pong sarili, ang inyong pong anak. Huwag po muna kayong, kumbaga kasi, mentras kang magpakalo siyang, mentras kang maghabol na maghabol sa kanya, alam nyo naman yung kasabihan na parang yan ay si Miguel, yan po ay pigilan nyo't nang gigigil, alpasan nyo't nakatigil. Kaya kapag alam nila na hinahabol-habol siya, tawag ka ng tawag, lalo na kung may pangalwa na po ito, lalo kayong iiwan po niyan. Kaya ang gawin nyo, magpaganda kayo, gawin nyo po ito ng tahimik lamang. Huwag yung pagaganahin yung kasabihan sa inyo na ang agos ng tubig sa ilog ay kayang pigilan, ngunit ang ating bibig ay kahirap
pigilan. Kaya kailangan pigilan nyo po muna inyo pong bibig. Sikreto lang po muna ito. Ang mga gumagawa ng ganito, hindi pinagyayabang. Sikreto lamang po ito. Dahil kapag ito'y pinagsabi ninyo, hindi po yan tatalab. Ngayon po mga boss, hindi sabihin nyo na po dito lahat-lahat. Kumbaga, todo-todohin nyo na mga salitain. Ha? Bawal lang sabihin dito yung mga grabe-grabing salitain. Basta masasabi ko lamang kung anong gusto nyo sabihin, sabihin nyo na po dito. At pagkatapos, pangalan po ninyo at ipilido at signature na may pataas ang pinakadulo. Halimbawa, ang inyo pong signature sa ngayon ay pababa. Eh, matagal na, syempre, hindi naman pwede natin baguhin ang ating signature. Parang hindi mapapansin, pero sambagay yun na rin po yun na may kapranggot na kapranggot na pa-check pataas. Kailangan pataas para tagumpay po tayo. Kapag po yun inaisulat nyo na, tupiin nyo po siya mga bossing. At habang tinutupin nyo ito, paulit-ulit ka nagsasabi na kung ano yung gusto ninyong maganap sa inyong karelasyon, kung iniwan na kayo at sumama na ito sa iba, paulit-ulitin nyo ito habang ito po'y madiin mong tinutupi. May ibig sabihin po yan, yung bawat diin, bawat yung galit. Halimbawa, galit na galit ka at ikaw iniwan, ganyan. Yung bawat salitain nyo po niya, mapangyarihan niya, kaya kailangan didiin na nyo ng husto kung ano yung nais ninyong maganap. Tapos ilagay nyo po siya dito sa loob ng botelya. Lagyan nyo po ito mga bossing ko ng honey. Ayan, lagyan nyo po siya ng honey. Ngayon, kapag po ito'y nilagyan nyo ng honey, sinalina nyo ng honey, mag-wish ka na sa pamamagitan nito ay babalik na ang aking karelasyon at kung ano man ang lagi namin pinag-aawayan ay masusolusyunan. Ayan. Kunti lamang mga bossing, kakalat naman po itong ating honey. Masusolusyunan. Ngayon pa mga bossing, gamitan din po natin siya ng very powerful na pampaswerte itong ating dahon ng laurel. Ang dahon ng laurel natin ay pangkalahatan po ito. Maging sa usapin ng pera, buhay pag-ibig, magulong pamilya, trabaho, negosyo, may mga nawawala, eto po, pangkalahatan po siya. Kaya ilagay niyo po dito sa ating dahon ng laurel ang tunay na pangalan at apelyido ng inyong karelasyon. Halimbawa, ito, sa mister ko na, Joel Agremana. Sulat ko dito, mamahalin mo ako ng sobra, babalik ka sa akin. Halimbawa, nagkahiwalay na kayo, basta i-wish nyo na lahat ninyo. Tapos, pangalan po ninyo ulit, ipilido, at signature sa gitna. Ayan, ganyan po, pinaka-itsura. Ngayon po, ilagay nyo po siya dito, sa ating honey. Ayan, ilagay nyo siya dyan. Ayan po siya, ilagay nyo siya, ayan. Pagkatapos, sabihin nyo muli ang lahat ng inyong intensyon kung bakit ito ginagawa. Mahalin mo ako ng sobra-sobra, bumalik ka na sa akin, huwag mo na kaming iiwan ng inyong pamilya at hindi na tayo magkakahiwalay kailanman. Magkakaroon tayo ng forever. Pagkatapos, saraduhan nyo po ito. At pagkatapos mga bossing, kunin nyo na yung red na kandila. Hindi ko na ma-demo sa yung kandila kasi ang dami-dami ko pong binili ng kandila. Kagaya nga po ng, kasi hindi ko, yung dito po sa amin, ang dami ko mga pampaswerte. Kumbaga, hindi na malaman kung saan ko ito. Excuse me po. Ayan. Ako po yung dinighay lamang mga bossing. Sa dami ko na mga sinasabi. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, daldal, hinahangin natin ako. Ngayon pa mga bossing, ayan. Basta, kailangan pulang kandila mga bossing, pulang kandila. Kasi ang pula, sumisimbolo ito ng sobrang pag-ibig. Ang pink, pag-ibig lamang. Pero pag sobra-sobra, dahil ikaw may gumagawa, kailangan pula kasi. Kaya mo ito ginagawa dahil sobra-sobra ang pagmamahal nyo. Kaya pulang kandila, tayo nyo po dito. Kailangan ang pagkakatayo ng kandila ninyo ay talagang maganda ang pagkakatayo. Kasi kapag po yan ipabalay-balentong, yan po patumba-tumba, yan po kung ano may winish nyo, hindi matutupad. Kaya kailangan, kung kayo magtitirik ng kandila po dito, kailangan po mga bossing, ay talagang alam nyo na hindi siya patumba-tumba. Yung maganda, yung pagkakatayo niya po dito. Hayaan nyo po ito ay maubos. Tapos, kapag naalala nyo siya, gusto nyo po muli mag-wish, magtirik ka lang lagi na magtirik ng kandila. Ilagay nyo po ito sa ilalim ng inyong higaan pagtapos na po kayo na magdasal. Halimbawa, tapos na magdasal, tuyo na na nag-melt na dito. Bawat kandila, kailangan mauubos, mag-melt po siya dito. Panawagan po yan mga bossing. Ewan ko na lamang kung di bumilang lang kayo ng mga ilang araw, babalik po yan sa inyo mga bossing. Tapos lagi nyo siya tawagin sa inyo pong puso't isipan. Ngayon po mga bossing, lagi nyo tatandaan, kapag kayo tapos na manalangin, tapos na. Kalimutan nyo na po siya. Kasi bigyan nyo naman siya ng pagkakataon na kayo naman ang isipin. Kasi kapag kayo isip ng isip sa isang tao,
hindi kayo maiisip niya kasi hindi niyo siya binibigyan ng pagkakataon. Bigyan niyo siya ng time na kayo naman ang isipin niya. Kaya huwag siyang isipin, bisihin niyo ang sarili niyo sa, halimbawa kung may trabaho kayo, mag-focus kayo sa pagtatrabaho, sa pamilya, sa anak, kaya mag-focus lamang po kayo dyan. Magugulat na lamang po kayo, nagtagumpay na kayo sa buhay, kumitaan na kayo ng pera, tapos bumalik pa po siya sa inyo. Ganun lamang po yung mga bossing. Yan po ay proven. Marami na akong mga nasaksiyan na ganito mga pangyayaring mga simple pero napaka-epektibo. Basta tiwala lamang mga bossing, makakamtan niyo po kung ano man ang inyong ninanais. Yun lang po mga bossing, salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Lagi niyo ibubukas inyong pong bibig ang gusto niyong maganap. Babalik siya, mamahalin niya ako ng labis, ganun. Lagi-lagi niyo sabihin niya mga bossing, pagtapos, tapos na. Tapos, hiyaan niyo naman siya na mag-isip po sa inyo. Yun lang po mga bossing, salamat po.